Hindi rin pinalampas ng ilang nag-long weekend ang pagpasyal sa Panglao, Bohol. Sabi ng lokal na pamahalaan, ramdam na ang unti-unting baliksigla ng turismo sa lugar. Live mula sa Panglao, nasa frontline na pinitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, kamusta dyan? Carlo, umaasa ang tourism sector dito sa Bohol na magiging merry ang kanilang Pasko. Unti-unti na kasing nararamdaman ang huling pagsigla ng turismo ngayong mas pinadali na ang mga requirement para sa mga turistang gustong bumisita dito sa Bohol. Naon siya mi ang bakasyon na magkasintahang sina Shira at Benedict sa Bohol noong nakaraang taon. Kaya naman ang magluwag ang protocols ngayon, sinamantala na nila ang pagkakataon. Smooth lang, even sa airport, parang they check lang the documents, sa diretso na. Worth it naman, yes. Kasi first of all, di man siya ganun ka-hassle gawin. Second, matagal na rin naman hindi naka-travel, so... Napasugod na rin mula Bacolod ang pamilyang ito para sulitin ang mahabang holidays. Pero di pa rin daw sila magpapakampante dahil sa banta ng COVID-19. Not that parang back to normal. Partial lang muna. Kasi hindi pa naman lahat fully vaccinated. Tapos kahit nga vaccinated ka, pwede ka pang mahawaan. Yun. I think there should be protocols. Na dapat fina-follow. Dahil sa pinadaling proseso para makapasok dito sa Bohol, ramdam na agad sa mga sikat na tourist destination ang pagdami ng mga bisita, tulad na lang sa Tarsier Reservation Area. Pero aminado ang mga tauhan ng tourist spot na hirap silang bumangon dahil nabawasan sila ng mga empleyado. Iilan lang kami yung natira lang talaga. Before ba, ilan ba kayo, ma'am? We have 40 plus po. Ngayon? About 6 lang po kami. Natutuwa kami, ma'am, kasi unti-unti na rin nagre-recover yung turismo sa Bohol. Tapos unti-unti na rin dumadami kasi hindi na hinihigpitan yung restrictions. Kung baga, okay na, baka for good na marami ng turista na darating dito. May mga turista na rin sa pamosong Chocolate Hills. Sa floating restaurant naman sa Lubok, nagkakaroon na rin ng mga customer. Sabi ni Bohol Governor Arthur Yap, ramdam na rin ng shipping at airline companies ang unti-unting pagbalik ng sigla ng turismo sa lugar. Tayo ngayon sa Panglao Beach ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga turista, hindi lamang ng mga taga Bohol, maging yung mga taga Metro Manila at yung mga kalapit na mga probinsya. Pero paalala ng mga otoridad, kung hindi naman maliligo, panatilihin pa rin po ang pagsuot ng face mask. Paolo. So Jenny, ano yung mga requirements para makapunta dyan? Paolo, para sa mga bakunado, una, ang requirement lamang ay yung kanilang kopya ng vaccination card. Yun ang isusumite kapag nag-register sila doon sa spass.ph. Pag hindi naman bakunado, kailangan po magsumite ng RT-PCR test at mag-register pa rin doon sa spass.ph. Pero hindi na kailangan, Paolo, ngayon yung vaccination certificate kasi yun yung una na hinihingi ng LGU. Pero nitong Sabado, tinanggal muna yan ng lokal na pamahalaan dahil nahihirapan daw yung mga turista na magpa-register dyan. Paolo. Mm. So, papayagan ba pumasok yung mga bata at yung mga senior citizens? Yes, Paolo, sa mga senior citizen, papayagan po silang pumasok. Una, pag bakunado, ay ang kailangan pa rin po ay vaccination card. Pero pag hindi naman bakunado, kailangan po magsumite ng RT-PCR test. Para sa mga bata naman, kung 4 years old pababa, ay exempted po yan doon sa RT-PCR test. Pero pag 5 years old and above, ay kailangan po kayong magsumite pa rin ng RT-PCR test. Paolo. Alright, maraming salamat sa update. Jenny Dongon.